Hi everyone! It's another day na naman ng buhay ko dito sa Cambodia. At ang video na ito ay super delayed na talaga kasi kuha pa ito noong Halloween. Alam nyo guys, first time ko lang talaga sumali sa mga Halloween party na ganito. Hindi ko alam kung bakit, pero ang for sure ako ay kahit Halloween noong mga nakaraang taon pa, lagi akong busy. So, ito na nga, nagkaroon ako ng chance kasi may kumari akong makulit. Makulit na makulit na sabi niya, punta daw kami ng Coconut Park. At ito na nga guys, andito kami sa Coconut Park. Ang saya pala dito, maraming tao, maraming tinitinda, at saktong-sakto, Halloween pa. So, ayun, nakiki-Halloween kami. Gusto ko sanang magsuot ng mga costume-costume kasi may pa-contest. Yun nga lang, hindi tayo naka-ready, so nakikinood na lang tayo sa mga bagets na naka-costume kasi mananalo ng Redmi later. So, ito na nga guys, ang daming iba't ibang mga pagkain. Ito na nga guys, gusto kong bilhin lahat ng mga pagkain na nandito. Kaso nga lang, diet ako, nakakainis. So, ito na nga, ano na lang ako, video-video na lang ako. So, alam niyo ba guys, may kwento ko lang, ang daming Pinoy dito sa Coconut Park. May mga family, may mga single din, gaya mo, charot. So, ito na nga, dahil maraming mga Pinoy dito, nakakatawa sila. Tapos, may mga iba't ibang lahi din naman na tinatry akong sinesales talk para bibili ba ako sa kanila. So, ayun, galagala lang talaga. Ang daming mga iba't ibang foods, oh, di ba? Nakikita niyo yan. At nako, alam niyo, puno na naman yung chan ko mamaya. Diyan ako for sure. Sure. Puno na naman yung chan ko mamaya. Kaso nga lang nga, guys, diet tayo. ang OA. So, ito na nga, nagsustroll-stroll lang ako habang medyo may liwanag pa dahil paggabi na ito. Para makita ko naman kung ano yung mga tinitinda nila sa araw. May mga, ayan, hindi ko alam kung ano yan. Basta marami ring bumili sa kanya kanina. Tapos ito, mga barbecue, diba? Masasarap naman siya. Tapos dito, may mga ice cream. Ay, donut pala yan. So ito guys, ito yung Pinoy ang mayari. Oh, fuck, diba? Si kuya yun, Pinoy yun. Tapos, binivideohan ko siya. Sabi niya, wag mo akong videohan ate. Charot lang. Ay, nako, si kuya talaga mahihain. May mga shawarma din. So, hindi na ako nabili ng shawarma kasi nagsawa na ako sa Dubai niyan. Tapos ito guys, diba? Tingnan niyo. Kakain kayo niyan. Puro gulay. Tapos dito naman sa side na to, tingnan niyo. Kung anong pinipilahan nito. So, dito sa Coconut Park, napakasaya dito every Saturday. Every Saturday, meron silang tinitinda. Merong parang market. Tapos, pwede kang maupo dito sa sahig. Ayan, diba? Napakaraming tao ngayon kasi nga Halloween. So, dahil first time ko makikigulo, ayun, binubusog ko na lang muna yung mata ko. At mamaya, alam niyo na, kainan na. Tapos guys, alam niyo, nakakatawa kasi nakita niyo yung host doon. Tapos sabi niya, bigla siyang nagsabi niya, "Hello everyone." Tapos nadulas. Nagsabi siya ng ano. So, nung pagkasabi niya ng ano, na-confirm ko na si kabayan pala ito. Alam niyo ako, feeling proud ako, no? Feeling proud ako dahil yung host ay Pinoy. So, nakakapagod pala mag-voiceover, nakakainis. So, natuwa ako kay kabayan kasi nga na kakalimutan niya minsan mag-Ingles at nagtatagalog. So, nakakatuwa. Alam niyo ba guys, itong si kabayan, ang saya-saya niyang host. So, yung mga audience na hindi umaalis. Tapos sabi niya, ito na nga, maglaro na daw, sabi niya. So, ito, na yung mga bagets, maglaro-laro, shot the ball. Diba? Ito naman si ating, masyadong competitive. Alam niyo guys, bata pa yan, pero tingnan niyo lang, medyo malaki lang yung katawan niya. Pero batang-bata pa talaga yan, sure na sure ako. Kasi baby face matangkad lang. So, dito na sila yung nanalo. Di ba? Ang galing naman niya. Ayun. So, nakakatawa tingnan or panoorin ng mga bata. Nakakawala ng problem. Alam niyo naman ako, marami akong problema, no? Problema sa trabaho at personal din na buhay. Tapos, nung nandito ako, nawala yung parang stress ng mundo ko. Kasi nga, nakakita ako ng maraming tao na masaya. Nagtatawanan, nag-smile sa'yo,
Tuwang-tuwa lang, masaya lang. So, nakakamiss yung ganong moment ng life ba? Moment nung kabataan natin na wala tayong iniintindi, kundi ang, ano lang, tumawa, maglaro, tumawa ulit, tapos pagalitan, iiyak, tapos tatawa ulit. So, ayun, nakakatuwa. Ito na nga guys, paggabi na, tapos kakain na. Ayan, ito yung kabayan, oh. Nakaka-proud kasi, o, oh, diba, Pinoy yung may-ari at saka ang raming bumibili sa kanila. So, bumili kami ng barbecue dito at dito na rin kami kumain. Ang bait naman at ang very welcome naman, oh, yan sa ate, oh. Sabi niya, welcome to our station. Oh, in-entertain naman nila kami. Tapos dito naman sa kabilang side, may mga pa-barbecue din sila, but ano hata to, Taiwan. Pero sabi ng kumari ko, dito na daw kami bumili dahil support kay kabayan. So, kumain kami dito. Yan yung aking binili, 3 pirasong barbecue. Pagkatapos nun, lumabas na kami kasi busog na. Dahil busog na, may mga paganito sa labas. O, diba? Kasi nga Halloween. O, papicture-picture sila. Hindi na kami nagpa-picture, lumabas na kami. Alam nyo guys, nakakalula. Ang daming motor dito sa labas, o. Dito sa labas, may mga motor. O, dami talagang tao. Tapos, ayun, umalis na kami at nagsakay ng tuktok. At dito, ang daming tao. So, may pa-concert. Sabi ng kumari ko, tara, pasok tayo. Tinry naman namin pumasok at ito naman yung traffic enforcer. Tinulungan kaming makatawid. Ayun na nga, tatawid na kami. At nakapasok na dito sa loob kung saan may magulong mga kabataan. Kasi merong ano pa concert, hindi lang namin alam kung sino yung doon sa loob. Pero heto ako, charot. Ayan guys, sabi ko, ano ba ang nandito? Hindi naman namin kilala kung sino yung may pa-contest at bakit kami nakigulo. Para lang talagang ano ba, makapasok at makita ko anong meron dito, chismosa lang. Tapos ito may paano pala si Sting, ano pa ng programa ni Sting. So, heto, nanonood kami sa labas. Tapos, nakita namin, puro baguets ang nandito. So, sabi ko sa kumari ko, parang hindi na tayo bagay dito. Tara, uwi na tayo. Tapos, sabi niya, oo nga, uwi na tayo. Dahil tayo lang yung mga, ano dito, matatanda. Mga ano kasi, mga teenager, mga baguets ang nandito sa loob. Tapos, ito may papila. Sabi niya, baka libre daw. Pero, nung nakita niya nag-abot ng pera, isip, sabi niya, tara na, uwi na tayo. So, ayun na nga guys. Sumakay na kami ng tuktok at uuwi na kami kasi tapos na yung isang gabi. Isang gabi ng Halloween at isang gabi ng pagrarampas sa Coconut Park. So, ito pala guys, pauwi na kami, papunta sa aming kondo. At kami na ay pamagpapahinga dahil bukas ay Sunday na. Yun lang, bye!